Kristo. Minamahal ko mga kapatid, tayo po ay magsitayo. Dadako na po tayo sa pagkain ng salita ng mahal na Panginoong Hesukristo. Magbigay galang po sa dalin ating mangaral, beloved preacher Mark Duran. God bless you po, beloved elder. I am a dimapi. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, amang banal aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan sa araw na ito, sa tagumpay ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig na ipinaduma sa bawat isa sa amin. Narito kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. At bago ang lahat, puso kami nagsisisi. Nagpakumbaba sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Buksan mo aming puso at kaisipan upang namin maunawaan ang iyong banal na mensahe. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, ikaw maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi. Gamitin mo lamang daloy ng pagpapalang espiritual na sa kanang akin. Wala akong magagawa sa ilang maumasa. Itago mo ako sa ilikuran. Manaming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, demons of unbelief and doubts, cast out in the name of Jesus. Cast out in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Makupo po tayo, mami na ma'am. Bago po ako magpatuloy, nais ko manibigay ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati, pagdakila, pagsamba walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang ang Diyos. Na pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala, Diyos na mahabagin, punong-puno ng pag-ibig sa ating lahat. Amen. Praise God. At nagpapaabot din po ako ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at ginaganamang na pastor, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of power, loving God. At patuloy po nating inaalala mga ginunturo at aral ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At pagpapaabot din ng magandang hapon at paggalang sa beloved children, the whole Meda family, maging sa ating live webcast po sa iba't ibang parte ng mundo, maging sa mga nanonood din dito sa Dako ng Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. Pagpalain po ngayong lubos ng ating mahal na Panginoon at pagpapaabot din ng mapagpalang hapon sa ating beloved ordained preacher, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa mangaral manggagawa, sa mga manunugtog, mga awit, at sa inyo po mga minamahal, magandang hapon po sa inyo. Everybody say praise the Lord! Praise God! Tayo po mga minamahal, itulutuin na sa ating pong pag-aaral ng banal na ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ating pong pag-aaralan sa hapong ito, ating pong pinamagatang The Works of the Holy Spirit. The Works of the Holy Spirit sa Tagalog, ang gawa ng banal na Espiritu. Kindly po ating key verse, Romans chapter 8 verse 9. Kindly po. Amen. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, may talatang 9. Natapot kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayon tumitira kayo sa inyo ang Espiritu Santo ng Diyos, natapot kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon Jesus po ang magpapala sa Kanyang banal na salita. Praise God. Mga minamahal, unang-unang katangian ng isang tunay na anak ng Diyos ay dapat sumasa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Gaya ng ating nabasa, ang taong walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Diyos. Everybody say Amen. Kaya hindi maaaring kumilos ang banal na Espiritu sa buhay ng isang taong hindi pa ipinanganak muli sa tubig at sa banal na Santong Espiritu. Dahil nagmamanifest po, nagmamanifest lamang ang banal na Espiritu doon sa mga taong banal at malinis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Yung mga nabautismuan sa tubig sa pangalan ni Hesukristo, yung nabautismuan sa banal na Espiritu, yung sumampalataya sa Ebanghelyo, sila yung tinatawag na banal at matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang banal na Santong Espiritu ay may gawa sa mga Kristiyanong may banal na Espiritu ng Diyos. Everybody say praise the Lord.
Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Galacia, ang banal na Espiritu ay may mga bunga, mga minamahal. May mga bunga ito sa buhay ng isang mananampalataya. Ang mga bunga ito, mga minamahal, ay may gawa sa ating mga buhay. Para ano, mga minamahal? Ano ang bungang ito? Ano yung mga gawa na ito sa ating buhay? Upang tayo po ay tulungan, ipamuhay ang banal na kalooban ng Diyos. Dahil hindi tayo maaaring maging ganap, mga minamahal, hindi maaaring maging isang ganap ang isang Kristiyano kung hindi nagbubunga ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, mga minamahal ko. Hindi magagawang masunod ng isang Kristiyano ang mga banal na kalooban ng Diyos kung wala sa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil, mga minamahal, ang banal na Espiritu ay gagawa sa buhay natin upang masunod natin lahat ng mga banal na kalooban ng Diyos. Dahil kung sa ganap ng atin, mga minamahal, hindi natin kakayanin maganap lahat ng buo ang mga banal na kalooban ng Diyos. Dahil ang tao ay mahina. Everybody say amen. Kaya kinakailangan ng isang tao ang banal na santong Espiritu dahil ito ang tutulong sa atin upang magawa natin lahat ng banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sa ating paglilingkod, napakahalaga, mga minamahal ko, na ang banal na santong Espiritu ay nagmamanifest sa ating mga buhay, mga minamahal. Walang tagumpay na Kristiyano, mga minamahal ko, walang tagumpay na Kristiyano na hindi sumasa kanya ang banal na Espiritu. Mga minamahal, dahil lang ang isang Kristiyano, magtagumpay siya sa kanyang paglilingkod, mga minamahal, kapag sumasa kanya ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, tayo ay walang magagawa kung wala ang mahal na Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Wala tayong magagawa, mga minamahal. Hindi tayo magtagumpay. Hindi natin mapagtagumpayan, mga minamahal, ang mga atake ng kaaway sa ating buhay kung wala ang banal na Espiritu ng Diyos. Ano ba yung mga gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? Mag-take note tayo, mga minamahal. Importante po ito. Kindly muna pakibasa po, John chapter 14, verse 26. Dito po sa aklat ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 26. Dadapat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ang Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Amen. Amen. God bless you po for the reading of the Holy Word. Ano yung unang gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay, mga minamahal? The Holy Spirit is our comforter, mga minamahal ko. Ang banal na Espiritu ang ating mang-aaliw, mga minamahal. Unang-una yan. Alam niyo, mga minamahal, dito po sa pasirang mundong ito, mga minamahal, napakaraming kapighatian. Dito sa mundong ating ginagalaw, napakaraming kabiguan, mga minamahal. Kahit anong iwas ng tao, kahit anong gawin ng tao, darating at darating ang malalaking problema at magiging mga kaguluhan at mabibigat na pagsubok. Everybody say amen. Kaya nga bilang anak ng Diyos, mga minamahal, mula na tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng mga aliw sa ating buhay. Sa panahon ng ating kalungkutan, nariyan ang banal na Espiritu ng Diyos. Tayo ay kinocomfort, mga minamahal. Sa panahon po ng ating kapighatian, sa panahon ng agipitan, nariyan ang banal na Espiritu sa atin ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan. Everybody say amen. Isa yan sa gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, mga minamahal. Yung galak na dulot ng banal na Espiritu sa ating mga puso, mga minamahal, hindi kayang alisin ng anumang problema. Hindi tayo magtaka, mga minamahal. Kahit napakabigat ang ating problema, may kagalakan sa ating mga puso. Hindi yan dahil sa iyong sariling lakas. Hindi yan dahil sa experience mo, sa paghamon, sa mga pagsubok sa buhay mo. Hindi yan, mga minamahal. Hindi yan dahil sa tagal mo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil yan sa banal na Espiritu ng Diyos na sumasa iyo. Malinaw ang Biblia. Hindi sa ganang atin. Hindi sa ganang ating lakas, mga minamahal, kung bakit tayo ay nakatatayo sa mga matitinding pagsubok.
Dahil ito sa mga aliw na ipinadala ng Diyos na nanahan sa ating mga puso at kaisipan. Everybody say amen. Hindi kayang baguhin ng anumang kalagayan, mga minamahal, ang kagalak na dulot ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang galak na ibinibigay ng banal na Espiritu sa ating mga puso, ito ay kagalakan at kalakasan sa lahat ng panahon. Everybody say amen. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, mga minamahal. Kahit nakakalungkot ang nangyayari sa mundong ito, ang kagalakan sa puso mo, mananatili yan, mga minamahal, hanggat nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Kahit na pangit ang nangyayari, kahit pangit ang kalagayan mo ngayon, pangit ang nangyayari sa ating mundo, yung kagalakan sa puso mo, hindi yan mawawala. Dahil Diyos yan, mga minamahal. Hindi ikaw yan. Diyos yan. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, ang ating katawan, ang ating puso, ang templo ng Diyos, pinananahan ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan ang gawa ng mga aliw sa ating buhay, mga minamahal. Pananatilihin tayo ng mga aliw, mga minamahal, na may galak. Pananatilihin tayo na may lakas, mga minamahal. Kaya nga napansin ba natin, mga minamahal, minsan dumating yung point na napakabigat ng problema mo. Kaliwat kanan ang problema mo, pati harap at likod, may problema ka na din. Wala kang matakbuhan. Walang pwedeng tumulong sa'yo, mga minamahal. Wala kang malapitan. Kaya nga minsan dumating yung point na parang gusto mo, sumuko ka na lang. Pero bakit parang may something na nagpapalakas sa iyo? Bakit tumatayo ka pa din? Bakit pinipilit mong lumaban? Hindi ikaw yan. Ang banal na Espiritu ng Diyos yan na nananahan sa iyong puso. Alam niyo mga minamahal, ang daming tao sa mundong ito na napakabigat ang mga problema. Maliit na problema lang, kinikitil nila ang kanilang sariling buhay. Bakit wala ang Holy Spirit sa kanilang mga buhay, mga minamahal? Kaya nga tayo, mga minamahal, minsan, to the point na parang gusto na nating bumigay, pero nagtataka tayo bakit parang may lakas na nagmumula sa kalangitan na lang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Saan nagmumula ang lakas na yan? Hindi mo malaman kung saan. Hindi sa tao, hindi sa kung kanino man, bagkus sa banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Yan ay gawa. Yan ay trabaho ng mga aaliw sa mga anak ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ipapadala ko ang banal na Espiritu sa aking pangalan upang tayo ay aliwin. Everybody say praise the Lord! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang banal na Espiritu, hindi tayo binibigyan ng kasiyahan yan. Kaya ang sabi sa Biblia, galak. Kasi mga minamahal, ang kasiyahan, kapag ang tao masaya dahil nakabase sa happenings. Kapag ang nangyayari ay maganda, mga minamahal, masaya ang tao. Kapag ang nangyayari pangit na, hindi na masaya ang tao, malungkot. Kaya hindi saya ang dulot ng banal na Espiritu, bagkus galak, mga minamahal. Joy, mga minamahal ko. Kasi kapag galak, hindi yan nababago ng sitwasyon, ng panahon, ng pagkakataon. Miski ng pagkakasala mo. Everybody say praise the Lord! Kaya hindi, mga minamahal. John chapter 16 verse 8, sa ikalawang gawa ng banal na Espiritu ng Diyos. Dito sa aklat ng Juan, kabanatang 6, talata 8. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang salibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Sa Tagalog, mga minamahal, hindi maganda yung translation. Sa English po talaga ang sabi, other translation, he will convict, mga minamahal. He will convict us. He will reprove us. Mga minamahal, hindi sa Tagalog kasi sumbat eh. Hindi masyadong tugma sa original na lingwahe ng Biblia, mga minamahal. Kaya nga, ang advice talaga palagi kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, hanggat mari kung tayo may English version, King James version na English, mga minamahal. Dahil yan po yung pinakamalapit na translation. Sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal, ang banal na Espiritu, ito yung magtuturo sa atin. Ito yung magpapaalala sa atin kapag tayo po ay nakakalabag na sa banal na kalooban ng Diyos. Isa yan sa trabaho ng banal na Espiritu sa ating buhay, mga minamahal. Sabi ng Biblia, the Holy Spirit will lead us to the truth, mga minamahal. Ibig sabihin, ang bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin, mga minamahal ko, ay palaging patungkol sa katotohanan po. Everybody say amen.
palaging patungkol sa tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hinding-hindi po tayo tuturuan ng Holy Spirit na maging liko sa harapan ng Diyos. Everybody say amen, mga minamahal. Hindi tayo dadalin ng banal na Espiritu, mga minamahal, upang tayo ay magkasala sa harapan ng Diyos, mga minamahal ko. Kaya nga kung nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, tuturuan ka nitong maging banal. Tuturuan ka maging matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, ilalayo ka ng banal na Espiritu sa mga maling akala, sa mga maling pag-iisip at maling gawa, mga minamahal. Pero magtatanong tayo, bakit yung ibang Kristiyano ay nahuhulog sa tukso? Bakit yung ibang Kristiyano ay nahuhulog sa pagkakasala? Hindi po ibig sabihin noon ay nagpabaya ang Holy Spirit, mga minamahal. Bago pa magawa ng isang Kristiyano ang kasalanan, paulit-ulit na mangungusap ang banal na Espiritu sa iyo na huwag mong gawin yan. Magkakasala ka dyan. Huwag mong gawin yan. Mali yan. Huwag mong gawin yan. Magkakasala ka dyan. Paulit-ulit mangungusap ang banal na Espiritu, mga minamahal. Kasi yun ang trabaho niyan. Ngunit kapag hindi niya pinakinggan, sinunod mo yung sarili mong kagustuhan, ginawa mo yung kasalanan with your own evil desire, mga minamahal, doon umaalis ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa taong gumawa ng kasalanan na ayon, hindi ayon sa kanyang kamusmusan, mga minamahal, bakos ayon sa kanyang kaunawaan ng tama at mali. Ibig sabihin, alam mong mali, sinadya mong gawin, aalis ang banal na Espiritu sa inyo. Dahil ang banal na Espiritu, bago mo gawin ang kasalanan, bago magkasala ang isang Kristiyano, mangungusap yan sa iyo. Yun yung tinatawag na conviction of the Holy Spirit. Everybody say praise the Lord. Masensitive ang Holy Spirit, mga minamahal. Kapag ang isang Kristiyano, sinadya ang pagkakasala, mga minamahal, dahil hindi ka naman musmus sa tama at mali, aalis ang banal na Espiritu dahil nananahan lamang ang banal na Espiritu sa taong may malinis na puso at kaisipan. Everybody say amen. Paano babalik ang Holy Spirit sa isang Kristiyano kapag umalis? Mga minamahal, babalik pa ba? Babalik pa, mga minamahal. Depende sa Kristiyano yan. Kaya nga sabi ni Haring David, mga minamahal, sa kanyang awit, mga minamahal, cast me not away and take not thy Holy Spirit from me. Ang sabi naman ni Haring David, restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. Mga minamahal, kaya nga naisulat ni Haring David ang awit na ito, mga minamahal. Dahil si Haring David, mga minamahal, siya po ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At si Haring David ay hindi musmos sa banal na kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang hari na alam ang mga palatuntunan ng Diyos, subalit pinili niya pa rin magkasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Umalis ang banal na Espiritu sa kanya. Alam niyo, mga minamahal, siya po ay pinagtagumpay niya ang tukso. Siya po ay natukso kay Bathsheba, mga minamahal. Kaya ang ginawa niya, kanyang ipinadala sa gera si Uriah na asawa ni Bathsheba, upang ito ay mamatay sa labanan, mga minamahal. Kaya dalawa yung mabigat na kasalanan ni David sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Murder at adultery, mga minamahal. Mabigat. Pero ano yung nangyari, mga minamahal? Nung siya po ay nirebuke ni Propeta Nathan, mga minamahal, ano yung reaksyon ni King David? Dapat mahalaga yung ating response, mga minamahal. Kapag may pagtutuwid, paglilinis, napakahalaga sa harapan ng Diyos yung ating response. Bakit, mga minamahal, sa response mo pa lang, mga minamahal, pagbabasihan agad ng Diyos kung patatawarin ka niya agad o hindi. Everybody say amen. Pag-aralan natin si Haring David. Isang hari, take note, isang hari, hindi ordinaryong tao, mga minamahal. Isang hari, nung siya po ay nirebuke ni Prophet Nathan sa kanyang nagawang kasalanan, ano ang reaksyon ni Haring David? Tinanggap niya po ito agad at inamin na siya ay nagkasala. Yun ang susi, mga minamahal. Bakit? Dahil na-convict siya ng banal na Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Kaya ano ang nangyari? Bagamat napakalaki ng nagawang kasalanan ni Haring David, siya ay nag-ayuno, siya ay nagsumamo, nagpakumbaba sa Diyos. Hindi nagbago ang tingin ng Diyos kay Haring David.
Everybody say praise the Lord. Kaya kapag ang tao nagkasala, ang Kristiyano nagkasala, mga minamahal, depende yan sa iyo kung ano ang magiging response mo sa pagtutuwid sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmamataas ka ba? Hindi mo ba tatanggapin? Magdadamdam ka ba? Depende yan sa iyo. Pero nakita natin ang napakagandang halimbawa na ginawa ni Haring David nung siya ay tinuwid ng mahal na Panginoon. Tinanggap niya, nagpakumbaba, inamin niya, kaya siya ay pinagpala pa rin. Hindi nagbago ang tingin ng ating mahal na Panginoon. So alam natin ang sikreto, mga minamahal. Kaya nga mga minamahal, kapag ang isang Kristiyano, walang conviction, mga minamahal, kahit alam mong mali, ginagawa mo na paulit-ulit. Kahit alam mo magkakasala ka, gagawin mo pa rin, mga minamahal, may problema sa paglilingkod mo. May problema sa espiritual na buhay mo, mga minamahal. Kasi kapag walang conviction ng isang Kristiyano, paulit-ulit ka lang mahuhulog sa pagkakasala, mga minamahal. Kaya nga, we need the Holy Spirit. Kaya nga palaging sinasabi ng ating minamahal at ginagalang mahal na pastor, kapag kayo ay nasa banal na gawain, magsumikap kang madama ang banal na espiritu ng Diyos. Sabi nga ng ating beloved Mama Dear, yung mga taga-Jesus Miracle Crusade, iyakin yan eh. Yung iba iyakin dahil nagsusumamo sa mahal na Panginoon sa kanilang napakabigat na pagsubok at nadarama ang banal na presensya. Pero yung iba, kahit walang mabigat na pagsubok, iyakin pa din, nadarama pa rin ang banal na presensya. Bakit? Palaging sinasariwa ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Eh nga, pag nasa banal na gawain ka, hindi mo madama ang banal na presensya ng Diyos, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan na madama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag lagi kang napupuspos ng banal na presensya ng Diyos, lagi mong nadadama ang banal na espiritu ng Diyos, nariyan ang conviction sa iyo. Ilalayo ka sa kasamaan, ilalayo ka sa kasalan. It will lead you to the truth sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoong Jesus. Dahil hindi sa ating sariling lakas, mga minamahal. Hindi tayo magtatagumpay kapag iniasa natin sa sarili nating kaunawaan at kakayahan. Matured na ako, matagal na ako sa banal na gawain, pero nagbubunga ba ang banal na espiritu ng Diyos sa buhay mo? Yan palagi ang basihan ng ating mahal na Panginoon. Yung bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Everybody say praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi po sa pangatlong gawa ng banal na espiritu. 1 John chapter 2 verse 20, talon sa 27, at sundan agad ng gawa 1 versikulo 8. Amen. Amen. Dito po sa unang sulat ni Juan, kapitulo 2, talatang 20, talon sa 27. At kayo hindi pahid ng banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 27. At kung at tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap na nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuruan ito, ay kayong nananahan sa kanya. Amen. Amen. God bless you. Pakasundan po ng gawa 1:8. Amen. Ito po sa aklat ng mga gawa, kapitulo 1, versikulo 8. Dahil po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Amen. Amen. God bless you for the reading of the Holy Word po. Ano yung pangatlong gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, mga minamahal? The Holy Spirit give us anointing, boldness and power, mga minamahal. Kaya nga, nabasa natin sa ating binasa, yung pahid ng langis. Pahid yan yung anointing, mga minamahal. Ang sabi ng gawa 1:8, pag nasa atin ang banal na Espiritu, tayo ay may kapangyarihan. Everybody say amen. Yung anointing, mga minamahal, yan yung paglangis ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating ginagawa patungkol sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Kaya nga, kung nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, may langis ka mula sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng ating gagampanan, lahat ng ating gagawin sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, nasa kaayusan. Everybody say praise the Lord. Walang pagkakagulo-gulo. Walang pagkakalito-lito
sa lahat ng minamahal, sa lahat ng section o sa lahat ng division ng banal na gawain ng banal na ubasan, anuman ang iyong ginagampanan, mga minamahal, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, meron kang langis, may anointing na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. So kung tumugtog ka, magaling ang tugtog mo, hindi ikaw yan. Ang banal na Espiritu ng Diyos yan. Umawit ka, tapos nagmoving, bumaba ang Holy Spirit, hindi ikaw yan. Ang banal na Espiritu ng Diyos yan. Maging sa lyrics, mga minamahal, pag na-operate mo yung lyrics, maayos, walang pagkakalito, walang pagkakagulo-gulo. Paglabas ng mga bersikulo, ang Holy, kapag nasa iyo ang Holy Spirit, dapat may anointing ka. Ibig sabihin, maayos ang gawa ng iyong mga kamay, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa webcast, mga minamahal, if you are a cameraman, kung ikaw ang director, mga minamahal, kapag nasa iyo ang Holy Spirit, nasa kaayusan lahat. Mga minamahal, maayos ang kuha, malinaw, maganda, organized. Bakit? Hindi ikaw yan. Ang banal na Espiritu ng Diyos yan. Everybody say praise the Lord. Malinaw ang ating pinag-aaralan, mga minamahal. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, hindi, walang sino man ang magtuturo sa iyo dahil nasa iyo ang karunungan. You have the anointing, mga minamahal, nasa iyo ang pahid. Kaya kahit anong ginagawa natin, hindi sa ating sariling kakayanan. It's not by our might. It's not by our power, but by the Spirit of God, mga minamahal. Hindi sa galing mo, hindi sa talento mo, hindi sa lakas mo. Tandaan natin, tayo ay wala sa harapan ng Diyos. Tayo ay basaan lahat sa harapan ng ating pinakamamahal. Kaya lamang tayo nagagamit ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. Dahil tayo ay natutong nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, tayo ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya narito, lahat tayo ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Ano ba yung ibig sabihin ng boldness, mga minamahal? Ibig sabihin ng boldness sa other translation, courage, confidence, mga minamahal, lakas o tapang, mga minamahal. Ibig sabihin yan, if you have the Holy Spirit, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, kapag ikaw ay nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, mga minamahal, o kaya ikaw ay nagsishare ng salita ng ating mahal na Panginoon sa mga tao sa sanlibutan, nakikita nila sa iyo at nararamdaman nila sa iyo ang katotohanan. Nakikita sa atin, mga minamahal, ang buong tapang at buong lakas na ating ihayag ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kasi bold ka nga eh. You have the boldness because of the Holy Spirit, mga minamahal. Kaya nga, hindi tayo pwedeng pahiya-hiya, mga minamahal. Kapag tayo ay nagpapatotoo, tayo ay nagsishare ng salita ng Diyos, hindi tayo pwedeng pahiya-hiya kasi katotohanan ang daladala natin. Ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Everybody say amen. Kaya kapag tayo ay nanalangin, mga minamahal, sa ulat dalangin ng ating minamahal, ginagamal na pastor, mga minamahal, at sa habag ng Diyos, panalangin pa lang natin, umiiyak na ang mga sanlibutan, umiiyak na mga tao sa sanlibutan, dahil nadaraman nila ang anointing na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Everybody say amen. Hindi dahil magaling ka manalangin, hindi dahil magaling ka magsalita, bagkus ito ay dahil sa banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. May simpa totoo, mga minamahal, noong nakaraang linggo, tayo po ay nakasama sa habag lamang ng Diyos, kasama ating beloved Sister Emily from San Ildefonso. Mga minamahal, meron kami pinag-pray na isang kababayan natin doon na talagang mabigat ang problema, mga minamahal. Nakikita ko sa kanya, wala, hopeless siya, walang pag-asa. Minamahal ko. Kung ang ibang sekta ang pumunta doon, mga minamahal, let's say ibang pananampalataya at wala sa katotohanan, kahit anong sabihin nila doon sa ating kababayan na yon, hindi niya mararamdaman ang paglinghap ng Diyos. So alis ang ulit, dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal, kasama ang mga kapwa manggagawa, mga minamahal, sa pananalangin pa lang natin, kanyang nadama ang kapangyarihan ng Diyos, kanyang naramdaman ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, nagbago ang kanyang puso, tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesu Kristo. Nung una, ayaw magpabautismo noon, mga minamahal. Ang sabi natin beloved Sister Emily, ayaw magpabautismo, matigas ang puso. Subalit, nung naramdaman ang lingap ng Diyos, mga minamahal, walang nagawa ang ating kababayan na ito. At ang kanyang anak ay sumama na rin sa pagpababautismo.
Everybody say praise the Lord. Yan yung sinasabi ng Biblia. Na if we have the Holy Spirit, we have the anointing, we have the boldness, mga minamahal, na sabihin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Sa iyong pagsasalita, nababago ang buhay ng tao, nagkakaroon ng pananampalataya, nagkakaroon ng resulta. Hindi dahil magaling ka magsalita, kundi dahil nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya dapat yung nakakarinig ng ating mga patotoo, nagkakaroon ng pananampalataya. Dahil ang dala natin ay ang mahal na Panginoon. Ang dala-dala natin ay buong-buong katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, yung marami po ang nangangaral sa ng salita ng Diyos, hindi lamang dito sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng mundo. Bisa napapanood ko sa YouTube, may mga nangangaral sa mga mall, sa palengke, sa loob ng mga buses dito sa Pilipinas. Maraming gumagawa niya. Ang nangyayari, nagkakaroon na lang debate. Ang nangyayari, nag-away-away na, mga minamahal. Batingaw sila sa paningin ng tao. Bakit, mga minamahal, wala sa kanila ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos na kapag nasa iyo, you will have the anointing from God. You will have the power. Once you receive the Holy Spirit, you will have power, mga minamahal. Kaya nga kapag yung mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, kapag tayo ay nagsalita, mga minamahal, hindi sa ganang atin. Palaging hindi sa ganang atin yan, mga minamahal. Dahil kung tayo lang, mangmang tayo sa harapan ng Diyos. Dahil yamang sa habag na mahal na Panginoon. Kahit ordinary member ng Jesus Miracle Crusade, kapag nagpatotoo sa mga tao sa sanlibutan na nagkakaroon ng pananampalataya ang nakakarinig. Everybody say amen. Wala tayong itinataas dito kundi ang Diyos, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, one of our beloved elder, wag na natin sabihin ang kanyang pangalan. Kung wala ang banal na Espiritu sa kanya, halos hindi na mabilang ang bunga na kanyang nadala sa banal na paanan ng Diyos. Sa kanyang sariling kaunawaan ba at galing? Hindi, mga minamahal. Dahil ito sa banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa bawat Kristiyano, na nananahan sa bawat tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ipinangako yan ng Diyos. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, you will have the anointing, you will have power, you will be bold sa lahat ng iyong gagawin sa banal na ubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Kaya nga kapag, kapag tayo ay inutusang manalangin, mga minamahal, hindi pwede yung pahiyahiyang pananalangin. Hindi pwedeng pamali-mali, mga minamahal. Dahil nananalangin ka sa King of Kings and Lord of Lords, sa Diyos ng kaayusan, mga minamahal ko. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa yung gawa? Ano pa yung sinabi? We will receive power, sabi ng Acts 1 verse 8, mga minamahal. Nagbibigay sa atin ang kapangyarihan na yurakan ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya nga, kapag ipinatong ng isang tapat na anak ng Diyos, ang kanyang kamay sa mga may sakit, nagsisigaling. Mga minamahal, again, hindi dahil sa atin. Bagkus dahil sa banal na Espiritu ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, tinutugon ng mahal na Panginoon ang mga panalangin natin, mga minamahal. Nagkakaroon ng katugunan, mga minamahal, ang ating mga panalangin, lalo na patungkol sa mga tao sa sanlibutan na sila ay mailapit sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon na sila ay makakilala po sa Diyos, mga minamahal ko. Alam niyo, mga minamahal, kung ang Holy Spirit ay hindi sumasa anak ng Diyos, mga minamahal, kahit anong pilit natin sa mga tao sa sanlibutan, mga minamahal, ay mga bulag yan eh. Sabi ng Biblia, sila ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito upang hindi nila malaman ang katotohanan, mga minamahal. Kaya kahit isang hukom, kahit isang abogado ang magbasa ng Biblia at iparating sa mga sanlibutan, hindi yan maniniwala. Dahil wala ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang tunay na anak ng Diyos, kahit hindi nakapagtapos na pag-aaral, subalit nasa iyo ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, wala ka ba masyadong kaalaman, subalit may buhay na patotoo ka. Kapag inilapit mo sa sanlibutan, nananampalataya sila sa Diyos. Lumalapit sa mahal na Panginoon at sila ay nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan yung pangatlong gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya nga, napakahalaga na nasa iyo ang Holy Spirit, mga minamahal. Kasi, yung pag may karamdaman, marami lahat tayo may mga patotoo, mga minamahal ko, na nung may mga karamdaman tayo, may karamdaman ng ating mga mahal sa buhay, pinatong ang kamay,
nagsigaling. Meron pa nagpatotoo. Bago nilay hands, nagpuri muna, napuspos muna. At pagpato ng kamay, gumaling ang may karamdaman. Mga patay, nabuhay sa pamamagitan ng panalangin. Bakit? You have the Holy Spirit. You have the power of the Holy Spirit. Everybody say praise the Lord. Tingnan natin mga minamahal yung ika-apat. Ika-apat na gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ephesians chapter 4, verse 30. Kindly po. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 4, versikulo 30. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Amen. God bless you po. So yung pang-apat na gawa ng Holy Spirit is, the Holy Spirit sealed us until to the day of redemption. Mga minamahal. Sabi po mga minamahal ang ating nabasa, huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Yan ba yung kapag nagmumoving sa crowd, nagmumoving sa banal na gawain ay hindi natin pinapansin ang Holy Spirit? Yan lang ba yun? Hindi lang yan yun, mga minamahal. Ang ibig sabihin po niya, mga minamahal, yung pighatiin is maaari nating masaktan ang banal na Espiritu lang dahil sa ating mga kasalanan. Nang dahil po sa ating mga pagsuway sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sensitibo po ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga yung simbolo niyan, yung pinaka-main symbol. Marami kasing simbolo ang Holy Spirit, mga minamahal. For your additional knowledge lang, sabihin ko na rin, bagamat wala sa topic, ang mga simbolo ng Holy Spirit sa Biblia, langis, hangin, yung dab, mga minamahal, apoy, mga minamahal. Nalimutan kayong isa, mga minamahal. Kundi ako nagkakamali, apat o limang simbolo ng Holy Spirit sa Biblia. Pero ang pinaka-main, mga minamahal, ay yung dab, mga minamahal, na nung nabautismuhan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, ay bumaba yung Holy Spirit ng anyong kalapating puti. Everybody say amen. So, di ba napansin natin mga minamahal? Napansin natin na yung kapag tayo ay may kalapati na kulay puti, ako experience ko yan mga minamahal. Nung ako po ay, nung kabataan ko, mahilig ako mag-alaga ng kalapati. Ngayon mga minamahal, kami rin po ay nanlamig din naman. Dumaan din kami sa pagsubok sa panlalamig. At kapag may mga time na nag-aaway ang aking tatay at nanay, mga minamahal, yung kalapati ko, mahilig kasi ako sa puting kalapati, mga minamahal. Meron din naman akong kalapati na iba ang kulay. Pero na mga minamahal, napansin ko ito, dahil totoo talaga ang Biblia. Kapag nag-aaway ang tatay at nanay ko, mga minamahal, magulo sa bahay, yung kalapati kong puti, umaalis po yan. Nawawala. Pero nandun pa yung ibang kalapati na iba ang kulay. Pero nawawala yung kalapati ko na kulay puti. Ibig sabihin mga men, mas sensitibo yung ganoong kulay ng kalapati. Ganoon din ang banal na Espiritu. Kapag ang puso natin, ang kaisipan natin, hindi matuwid, tayo ay may kasalanan, hindi nahihingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Umaalis ang banal na Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Ano yung palatandaan kapag wala ang banal na Espiritu ng Diyos sa'yo? Wala kang kapayapaan. Walang katugunan ng mga dalangin mo. Wala kang kagalakan, palagi kang balisa, palagi kang takot, mga minamahal. Bagamat ikaw ay Kristiyano, ha, mga minamahal, bakit? Kasi may lihim na kasalanan. Merong hindi na i-confess na kasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Madalas naman kasi nagkakasala yung tao, mga minamahal, yung mga normal na nangyayari sa buhay ng tao dito sa lupa, minsan nakakapasok pa sa buhay ng mga mananampalataya. Yung kasalanan ng mga tao sa salibutan, minsan nakakapasok pa sa buhay ng mananampalataya, mga minamahal. Ayaw ng ating mahal na Panginoon yan, mga minamahal ko. Kaya nga ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, dapat laging nagsusumikap tayo na maging dalisay ang ating puso. Anumang araw, mga hindi lamang sa araw ng banal na gawain, mga minamahal. Kinakailangan sa lahat ng oras ng ating mga buhay, dalisay ang ating puso at kaisipan. Paano mo magagawa yan? Ayan, napakaraming tukso, napakaraming atake ng kaaway sa ating mga paligid. Nandiyan minsan kung ano-ano negatibo ang ipinapasok sa'yo, sa isipan mo ng kaaway ng Diyos. Paano mo mapapanatiling malinis at dalisay ang iyong puso? Ang sagot, ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, ang banal na Espiritu ng Diyos, He will convict you. It will lead you to the truth, mga minamahal. Bago ka pa magkasala, sasabihin na sa iyo ng banal na Espiritu, mali yung iniisip mo. Mali yung ginagawa mo. Everybody say praise the Lord! Paano kung wala kang Espiritu ng Diyos? Maulit-ulit.
kakasala ka palagi, mga minamahal. Kaya kailangan natin ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya nga, minsan magtataka tayo, eh bakit yung ibang Kristiyano? Parang nakikita natin, paulit-ulit gumagawa ng kamalian at kasalanan. Huwag natin tingnan yun, mga minamahal. Ang sabi ng Binabid Mamatid, huwag tayong titingin sa kahinaan ng ating mga kapatid. Dahil bawat isa sa atin may pagkukulang din naman sa harapan ng Diyos. Bawat isa sa atin may mga kahinaan din naman. Kaya kapag nakikita mo yung kapatid mo, nakikita mo mong kahinaan siya, may nagagawa siyang mali, mga minamahal, ipanalangin mo siya. Everybody say praise the Lord. Yun ang dapat gawin ng isang totoong kapatid na nagmamahal sa kanyang kapwa mananampalataya. Pero kapag naman yung ginagawa niya, mga minamahal, ay sobrang lala na at meron kang kakayanan na siya ay sawatain mo. Dahil kapag nalaman mo yung isang kapatid mo may maling ginagawa, hindi mo sinawata, nagkakasala ka katulad ng kanyang kasalanang ginagawa. Everybody say praise the Lord. Kasi magkakaroon ng question mark, mga minamahal, sa paglilingkod mo. Nakita mong mali, nalaman mong mali, hindi mo ginawa ng aksyon, hindi mo sinewata, asan ang conviction sa iyo, mga minamahal? Doon pa lamang malaman na may problema ka din sa spiritual na buhay mo. Kaya nga, ang isang taong punong-puno ng banalang presensya ng Diyos, ang isang Kristiyanong punong-puno ng banalang presensya ng Diyos, kapag mali, agad sinasawata, mga minamahal. Bakit madadamay ka eh? Magkakasala ka rin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin ang banal na espiritu ng ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord! Ano ba yung mga bunga niya? May mga bunga yan. Basahin muna natin, mga minamahal. Galatians chapter 5, 22 up to 23. Kindly po. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, may talatang 22 hanggang 23. Datapot ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ibig sabihin, mga binanggit ni Pablo dito, ang bunga ng banal na santong espiritu ay ito lamang, wala na pong iba. Everybody say praise the Lord. Kapag ang isang tao, mga minamahal, ay mayroon siyang binubunga na wala sa kasulatan, ibig sabihin, hindi banal na espiritu ng Diyos yan. Kaya nga sabi ni Beloved Mama Dear, hindi lahat ng espiritu ay sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa 1 John 4:1, not all the spirit is from God. You need to test the spirit, mga minamahal. Kaya nga, hindi malinlang, mga minamahal, hindi malinlang ang Diyos dahil may bunga ang banal na espiritu ng Diyos. Malaman mo kapag ang isang Kristiyano ay lumalakad nga ba sa banal na kalooban ng Diyos, makikita sa bunga ng kanyang paglilingkod. Everybody say amen. Kaya kapag doon sa binasa natin, Galacia 5:22 hanggang 23, merong ibinubunga ang isang Kristiyano na wala sa nasusulat. Ang sabi ni Pablo, wala nang ibang kautusan laban dito. Ibig sabihin, yung bunga na yon hindi mula sa bunga ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ay, kalinong espiritu yon? Ang tanong. Wala namang ibang kalaban ang Diyos, kundi si Satanas. Everybody say amen. Kaya nga, kapag ikaw ay punong-puno ng banal na espiritu ng Diyos, nag-uumapaw, wala kang magiging ibang bunga, kundi yung mga binasa lamang natin na buong bunga ng banal na espiritu ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kapag, mga minamahal, nag-uumapaw ang banal na espiritu mo, hindi ka magkakaroon ng ibang bunga, mga minamahal. Kaya nga tayo nagdumadalo sa banal na gawain, mga minamahal. Dahil kapag sa araw ng banal ng dahil sa kapag sa araw na hindi po banal na gawain, minsan hindi natin nababantayan ang ating mga kahinaan. Kapag araw ng Lunes, kapag araw ng Martes, ano ba ang ating ginagawa? Kamusta ba ang kondisyon ng ating mga puso, mga minamahal? Kaya nga pagdating ng Miyerkules, pagsusumikapan natin mapuspos ng banal na presensya ng Diyos. Nasa ganun yung mga kasalanang kahinaan, hindi natin napansin, hindi natin naihingi ng tawad, pinapatawad ng ating mahal na Panginoon. At sa gayon, mga minamahal, nagiging dalisay kang muli sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kailangan natin palaging dalisay, mga minamahal, dahil sa pagbabalik po ng Diyos, sa mga oras, araw, panahon na hindi natin nangalalaman, mga minamahal. Ang tanging pinangahawakan lamang natin na tayo ay laging banal, matuwid, dalisay sa harapan ng Diyos upang sa ganun, anumang oras magbalik ang mahal na Panginoon, kasama tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi ng Biblia, darating ang panahon, ihihiwalay ng mahal na Panginoon ang mga tupa at kambing, mga minamahal. Masama at yun yan, huwag natin basahin, mahaba, mga minamahal. Ihihiwalay din ang mahal na Panginoon yung mga nagpapanggap na tupa. At malalaman ng Diyos kung sino yung mga tunay na anak ng Diyos. Ang sabi sa ating nabasa, sa panahon ng araw o sa araw ng katubusan, paano malaman ng Diyos yung totoong anak ng Diyos yung nasa Kanya? Tayo po ay may marka ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, we are sealed of the Holy Spirit until to the day of our redemption, mga minamahal. Kaya ihiwalay ng Diyos yung mga kambing, ito wala itong Holy Spirit. Lalagay ng mahal na Panginoon, ito tupa. Ito yung may mga sealed ng Holy Spirit, mga minamahal. Mga minamahal, ang selyo, ang isang selyo, mga minamahal, yan po ay palatandaan na ang isang dokumento ay importante, napaka-importante, mga minamahal. Kung kayo ay nagpapadala ng mga dokumento, di ba mayroong selyo yan, mga minamahal? At ang selyo, mga minamahal, nagpapakita ito sa isang produkto, mga minamahal, o sa isang bagay na ito ang may nagmamay-ari, mga minamahal, di ba? Kapag tayo ay bumili ng mga bagay na mamahalin, mga minamahal, kung may mga brand yan, yan yung selyo. Ibig sabihin, ba, bumili ka ng sapatos, at ang nakalagay na tag dyan sa sapatos mo ay Nike, mga minamahal. Ibig sabihin, pag-aari o gawa ng Nike company yung sapatos na iyong ibinili, ganoon din sa atin, mga minamahal. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, alam na alam ng Diyos at miski ang kaaway ng Diyos na kung sino ang nagmamayari sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Tayo ay may marka ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Eh, napakahalaga pala, mga minamahal, ng banal na Espiritu na palaging nasa ating mga buhay, mga minamahal. Dahil kapag sa ating pagdalo, sa banal na gawain, sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, ang banal na Espiritu ang pinakamatibay na palatandaan na ang iyong mga dalangin ay nakaabot sa banal na paanan ng Diyos. Kapag nadama mo ang banal na Espiritu, tumulo ang luha mo habang ikaw ay nagpupuri at nananalangin sa mahal na Panginoon. Isang matibay na ebidensya yan, yung dalangin mo nakaabot sa paanan ng ating mahal na Panginoon. At kapag nakaabot sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon, pinapadala ng Diyos ang katugunan sa ating mga dalangin. Ipinapadala ng Diyos ang kalutasan sa ating mga problema, mga minamahal. Kapag nadama mo ang banal na Espiritu ng Diyos, napuspos ka, mga minamahal, ibig sabihin yan, may kagalingan sa iyong karamdaman. May kapayapaan sa iyong puso at kaisipan. Kaya dumating ka dito na mabigat ang problema mo, malungkot ka. Kapag napuspos ka, pag uwi mo, puno ka ng kagalakan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Puno ka ng kapayapaan, mga minamahal. Makakatulog ka. Mahimbing. Makakapagpahinga ka, mga minamahal. Kaya, gusto natin magtagumpay sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon palagi. Araw-araw, tagumpay tayo. Ano mang gawin ang kaaway sa atin? Huwag nating lilisanin ang lugar na ito na hindi natin nadama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating, mga minamahal, bighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos na kapag kumikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, tayo ay okay lang na umaawit na lang. Pero hindi natin alam na napakalaki pala ng gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya minsan may tukso hindi natin mapaglabanan kasi kulang tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. Misal, ang bigat ng problema, mabigat ng pagsubok, nayayanig ka kasi kinukulang ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Kinakailangan nag-uumapaw tayo, mga minamahal. Nag-uumapaw tayo palagi sa banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, diyan lalago yung pananampalataya mo. Diyan mo mauunawaan ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Kaya ang kinakailangan, nakikinig tayo ng pangangaral ng mahal na Panginoon. Hindi natin pinababayaan, lumipas ang ilang saglit na hindi natin naririnig, mga minamahal. Ito nga ang pinakamahalaga sa lahat. Ang banal na iglesia ng Jesus Miracle Crusade, nagtagumpay ito dahil sa matapang na pangangaral ng ating minamahal at ginagaramal na pastor. Maraming kaluluwa ang lumapit sa banal na paanan ng Diyos dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Maraming buhay ang nabago, maraming karamdaman nagsigaling dahil sa salita ng Diyos at dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya pahalagahan po natin
ang pakikinig ng banal ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say praise the Lord! Habang mga minamahal, habang ating, habang nariyan pa ang banal na Espiritu ng Diyos, dahil sabi ng Biblia mga minamahal, sa Amos, huwag na natin basahin, darating ang panahon na magkakaroon ng taggutom, mga minamahal ko, hindi taggutom sa pagkain o sa tubig, bagkus taggutom sa banal na Espiritu ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya habang tayo mga minamahal ay nakakamalaya pa, nakakalapit sa banal na paanan ng Diyos, na malaya pang kumikilos ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan damhin natin palagi ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayo makontento na matatapos ang banal na gawain na hindi tayo napuspos. Huwag tayo makontento na matatapos ang banal na gawain, hindi natin nadama ang banal na presensya ng Diyos. Kasi nakikita ng mahal na Panginoon yung puso natin eh. Kaya minsan hindi tayo mapuspos kasi kontento na tayo na dumalo, umupo dyan. Kontento na tayo na nakinig tayo, nagpumalakpak tayo, kontento na tayo na gano'n, na matapos ang banal na gawain na parang wala lang mga minamahal. Kaya ganoon na nangyayari, mga minamahal. Pero kapag nakita ng Diyos ang puso mo, na gusto mo kada banal na gawain, lagi mong nadarama ang banal na presensya ng Diyos. Ang sabi ng Maling Panginoon, sa huling mga araw, ipagkakaloob ko ang aking banal na Espiritu doon sa mga nagsusumikap, doon sa mga humihingi sa akin. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag pala hindi tayo napupuspos, minsan hindi natin inihiling sa mahal na Panginoon. Hindi madamot ang Diyos. Kung may pagkukulang kami, pagkakasala ka, kapag nakita ng Diyos na gusto mo madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. At napakalaking kalugihan sa isang Kristiyano na kapag hindi mo nadama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang ating mahal na pastor, kapag umaawit ang beloved Pine Square, ang mahal na pastor, nakikita natin minsan siya pa mismo ang nananalangin sa prayer sa beloved Pine Square dahil gusto ng mahal na pastor na lahat ay mapuspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag nasa iyo ang banal na presensya ng Diyos, nasa iyo na ang lahat, mga minamahal. Nasa iyo ang kalakasan, nasa iyo ang protection, nasa iyo ang pag-iingat, nasa iyo ang wisdom, nasa iyo ang anointing, nasa iyo ang kagalingan, lahat nasa iyo. Kapag nasa iyo ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, miski yung mabigat kong problema ngayon, kaya mong utusan niya na umalis kapag nasa iyo ang banal na presensya ng Diyos. Yung karamdaman mo, kaya mong paalisin niyan sa pangalan ni Jesucristo kapag nasa iyo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Wala namang gumagaling. Kapag nanalangin ka ba, nag-layans ka ba, gagaling ba yan kung sinambit mo ang pangalan ni Jesucristo, wala sa iyo Holy Spirit. Kailangan mo muna ang Holy Spirit bago kumilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Gaya sa mga apostol. Ang mga apostol, bago ipinadala ng mahal na Panginoon na mangaral, mga minamahal ko, ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, sila muna ay nangapuspos muna ng banal na Espiritu ng Diyos. Sabi ng Biblia sa mga Gawa, chapter 2, na tinawag na Day of Pentecost, sila nang pagsalita ng iba't ibang wika, sila nangapuspos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ganoon din sa ating panahon ngayon. Kaya nga, kapag nanalangin ka, hindi gumaling, ibig sabihin, kulang ka sa Holy Spirit, mga minamahal. Kapag pinalangin mo yung demon possession, hindi lumayas, mga minamahal, kulang ka sa Holy Spirit, mga minamahal. Kaya kailangan ng bawat Kristiyano na lagi tayong puno, nag-uumbabaw sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon dahil hindi natin alam, mga minamahal, kung sinong ating kaharapin sa bawat araw. Hindi natin alam kung anong sitwasyon ang kaharapin mo sa bawat araw. Kaya kung nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, ano bang sitwasyon, ano bang kalagayan ang kaharapin mo, mga minamahal, lagi kang handa. Kung nagmamaneho ka, bumabiyahe ka, bilang napakalaking truck sasalpok sa iyo, babanggain kayo, kulang ka sa Holy Spirit. Paano ka, mga minamahal? Hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin hawak ang mamaya, mga minamahal. Kaya kinakailangan lagi kang puno ng banal na presensya ng Diyos para nag-uumapaw ang kapangyarihan mo. Hindi mo alam, mga minamahal, baka paglabas mo dyan, merong kaguluhan dyan, walang ibang masan, ikaw Kristiyano ka, anong gagawin mo? Iiwan mo yung kaguluhan? Siyempre, kikilos ka. Kung kulang ka ng Holy Spirit, paano, mga minamahal? Kaya nga, hindi natin alam sa bawat araw, sa bawat yugto ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi natin alam kung ano ang kaharapin natin. Maari pag-uwi mo, may sakit ang mahal mo sa buhay. Maari pag-uwi mo, tumawag ang loved ones mo, may problema sa ibang bansa. Pero punong-puno ka ng Holy Spirit. Kapag nanalagin ka, tutulukinin ng ating pinakamamahal na Panginoon. So kahit anong pagsubok, anong dumating na problema, unexpected trials, unexpected na mga problema,
Kapag filled ka of the Holy Ghost, mga minamahal, kapag nanalangin ka, nariyan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kailangan natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Huwag tayo makontento na dumadalo, uuwi na hindi natin nadama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dahil ito ay may kapangyarihan sa ating mga buhay, mga minamahal. Kaya minsan nalulungkot tayo. Pinanghihinaan tayo ng loob, nalulumo tayo. Baka kulang tayo sa Holy Spirit. Baka pag nasa pananagawain tayo, hindi tayo napupuspos, mga minamahal. Hindi tinitignan ng Diyos ang ating pag-awit. Hindi pinakikinggan ng Diyos yung maganda nating tinig. Ang tinitignan ng Diyos, yung puso mong napupuspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kahit pangit ang tinig mo, basta dalisay, matuwid ka sa harapan ng Diyos, mga minamahal, bababa ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kahit anong nagawa mong kasalanan, mga minamahal, we are now free from condemnation. Sabi ng Biblia, wala na tanggapin mo si Jesucristo na bautismo ka sa tubig, natanggap mo ng banal na Espiritu, kapag nagkakasala ka, we are free from condemnation. Kapag may nagawa kang kasalanan, huwag yan ang maging dahilan para malumo ka, para malamig ka, bagkos maging dahilan yan, na lalo pang susubikap mo, na muling maabot ang puso ng ating mahal na Panginoon. Pag nagkasala ka, natural lang yung maituwid tayo. Kapag may pagkukulang tayo, natural lang yun na mapaalalahanan tayo. Bakit? Pag-ibig yan ng Diyos. Dito sa banal na iglesia na mahal na Panginoon, walang personalan dito. Lahat dito, pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Para sa atin, sabi ng Biblia sa Hebreo, ang mga iniibig ng Diyos, kanyang itinutuwid. Napakasarap isipin. Mga minamahal, kapag tayo pala may pagkukulang, kahinaan, pag tayo naituwid, kaya nga mayroon church government, mga minamahal. Alam niyo yung church government, ang pangulo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Ang church government, may mga inilagayan ng mga person in authority. Ibig sabihin, nilangisan yan ang mahal na Panginoon. Kapag nag-confess ka ng kasalanan mo sa kanila, itinuwid ka, ginawa mo yun sa Diyos. Ganoon yun, mga minamahal. Kapag nag-confess ka in the person with authority, at sinabi sa iyo, manalangin ka, patawarin ka ng Diyos. Maniwala ka. Patatawarin ka nga ng mahal na Panginoon. Dahil ang mga nilagay ng Diyos, nilangisan niya yan. Everybody say praise the Lord. Kaya kinakailangan ang bawat isa, member of the church, ay nagpapasakop, mga minamahal. Kinakailangan tayo ay masunurin. Hindi tayo pwede magdesisyon ng sariling, ating sariling desisyon, kaunawaan. Kasi kapag tayo ganyan, minsan dyan tayo nagkakamali, mga minamahal. Kapag hindi tayo marunong makinig, hindi tayo marunong sumunod, diyan tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Kaya nga may church government, mga minamahal, kapag nilagay ng Diyos yan, Diyos ang naglagay dyan. Kung anong sabihin yan, ay yan ay mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag sinaway mo, hindi siya ang sinaway mo. Sinaway mo ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga kapag may Holy Spirit ka, the Holy Spirit will lead you to truth. Bibigyan ka ng wisdom ng Holy Spirit. Kapag may narinig ka, mga minamahal, na alam mong tama, susundin mo. Magpapakumbaba ka sa mahal na Panginoon. Magpapasakop ka na sa ganun, magtuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Everybody say praise the Lord! Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Habang tayo umaawit, mga minamahal, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gaya ng aking sinabi, kailangan natin ang Holy Spirit, mga minamahal. Kaya sa ating pag-awit, mga minamahal, imbitahan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi madamot ang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Aawit tayo ng ilang minuto, mga minamahal. Pag sumikapan nyo, madama ang banal na presensya para nag-uumabaw ang kapangyarihan nyo, mga minamahal ko. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come here now. I love you, Holy Spirit. Alalahanin mo ang mga gawa ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Sa panahon ng kalungkutan mo, ang banal na Espiritu ang nagpapagaan ng kalooban mo.
sa panahon na wala kang pag-asa, ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I need your anointing, come in your hand. Huwag mong isipin marami kang pagkukulang sa Diyos. Huwag mong isipin marami kang kasalanan. Ang sabi ng atin na mag-aralan, na mag-alaga kang magpagumbaba, magsisi.